Good afternoon, everyone! It's my third day po dito sa San Pablo. Tingnan niyo po ito, Garden of Herbs. Alam niyo po kung ano ito? Ayan, oh. Dill. Dill po yan, dill. Yan. Ayan. Tapos, meron silang luya. Luya, there. Ayun. Marami po silang herbs na hindi ko mga kilala, hindi ko masabi. Katulad po nito, oh. Ayan. Paborito daw po yan ng mga Vietnamese. Ayan siya. Ayan, oh. Tingnan niyo yung papaya. Tingnan niyo yung rambutan, oh. Ano po? Tapos, ito din po, herbs po na ginagamit ng mga Vietnamese. Yun, ang lawak, oh. Huha! Ayan. Oh. Ito po, alam nyo kung ano ito. Maliliit pa lang po ang bunga. Pero, miracle fruit daw po yan. Kapuputol lang po kanina ng puno para po ang bunga, dito lang siya. Yan, dito lang po siya. Hindi na po siya ano sa itaas. Lalapit po tayo sa ano? Sa rambutan. Yan. Rambutan. Yun. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po mga bunga ng rambutan. Nasa itaas yung mga pula. Ayan po. Ayan, mga puno ng mahogany. Nakahilera. Ay. Ito. Binibili daw po ito ng Vietnamese sa kanilang restaurant. Dito po sila bumibili. Yung iba, patanim po yata. Patanim. Yan, oh. Luya! Aray! Ouch! Ah! Abundant supply po yung Korea, yung ano, Vietnamese na nagpatanim nito. Ano po? Yan, oh. Look. Sangsang po ng amoy. Ito po ang malunggay sa Malaysia. Yan. Ito po yung malunggay ng mga inchik sa Malaysia. Ang tawag po niyan, sayur manis. Tapos, ito po eh, basil. Yeah, basil. Ang bango. Alam niyo po itong ano na to, gabi. Galing pa daw po yan sa ano? Galing pa daw po yan sa Vietnam. Pero hindi po kinakain ng dahon. Ang kinakain lang po yung patlang. Yung pong patlang lang ang kinakain. Katulad po ba nito? Ito po. Ito lang po yung kinakain yan. Yan patlang. Yan. Yan. Yan o. Oh. Ayan po. Ha? Look at this, everyone. Sili po. Maangha. Isa po ito yata sa pinakamaanghang na sili. Ito po, ang tawag daw po dito, serpentina. Do you know how they call this in English? Don't have any idea. Pero, napakapait daw po na re. Ayan siya.
At ang tawag po sa Quezon, likha. Likha? Wow. Dragon fruit po, pink color. Ayan siya, oh. Bumabalagbag dito sa may ano, wall, fence. Ayan, paakyat na siya, oh. Yun. Oh, how pretty. Tingnan niyo po, oh. Ang gaganda, ano. Yan. Nangakit po kami ng... Ano ang tawag nito? Bayabas. Bayabas. Hindi ko. Para, hindi. I want to know. Guava, bayabas. Ito po hilaw siya. Sa labas, pero hinug po siya sa loob. Ang dami pong bunga doon ay o. Kaso mo, hindi po kami wari kung makakaakyat. Malaysian. Behind the scene. Good afternoon, everyone. Nandito po tayo sa San Pablo. Yung pong kinunan ko kaninang nag-ikot akong mga herbs, tanim po ni sister yan. Siya, dito po siya nakatira. Ano po, yung pong the little girl behind the scene, apo niya po yun. Ay, napakatalinong bata. May at maya po kumukuha ng kwan. Rambutan, binibigay sa akin. Berde pa po yung balat, pero napakatamis naman. So, ito po is, I just met her today. So, since meron po tayong playlist na Hope, Joy, and Sorrow, siya po siguro ang mauunang i-feature ko doon. Ano po? Kilalanin po natin ang ating beautiful sister. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Kumusta po buhay? Sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, mabuti. Mabuting mabuti naman. Ayun. So, pakisabi po kung anong tawag sa inyo, ano pong pangalan nyo? Ang tawag sa akin dito, ang kilala sa akin ay Adling. Okay. Sister Adling. Okay. Hindi nyo po naitatanong, as I said, I'm a golden girl now. Pag sinabi pong golden girl, 50 years old and above na po kayo. Ano? And our sister is also a golden girl. Alam niyo po, pag golden girl, you have to believe. Kasi marami na po kaming dinaan ng ano. We know life. Ano po, yung hindi pa po nadadaanan siguro ng hindi 50. Oh, nasa journey pa kayo. Nasa journey pa tayong lahat. Pero yung sabihin niyo na, we saw life. Alam na po natin yan. Mas marami pong karanasan ang golden girls. Huwag po natin isama ang golden boys, ha? Girls po ngayon. Okay. Sis, konting pasada dyan. Siya po napaka... Ay, nagulat ako. Napaka ano po niya. Yung bang about spirituality, words of God. Ang galing-galing niya. Nakuha po through experience. Di po ba kasi pag nakaka-experience tayo ng medyo sad,
Bahala ka sa sarili mo kung di mo tutulungan yung sarili mo pag happy ka. Eh, napakadali pong happy. Ano? Wala kang hihingan ng ano. Wala kang hihingan ng... Pero pag sad, that's the loneliest part. Ano po? So, ito po si... Ano nga po? Sister... Adeline. Adeline. Ah, Sister Adeline. Lagi ko nakakalimutan. Ano po? Kwento, sister. About... Basta. Life. Anything. Makikukwento ko, siyempre, pangkaraniwan ng kwento sa buhay-buhay. Mm. About sa buhay ko. Ano nga ang title? Hope, joy, and joy, sorrow. And sorrow. Mm. So, sa akin, ang buhay namin, una, salamat sa Panginoon. Dahil dinako niya kami rito mula sa amin, sa Quezon. Sabi nga, ang buhay, lagi ko nasasabi, ano ba itong buhay na ito? Nasa impyerno. At nangyari na dahil sa nararanasan ko, walang liwanag, pulos dilim. Kaya paboritong kong kulay noon, itim. At dahil sa taliwa sa inaasahan ko, ang nangyayari, ginagawa kong isumpa ang Diyos. Sabi ko, walang Diyos. Dahil hindi ako humiling ng kahit ano, karangyaan, payapa, at masayang buhay. Yun nga, kabaliktaran. Pero dahil pa rin sa kaparaanan niya, siya ay mabuti. At siya ang, sabi nga, pag-asa. Siya ang buhay. Dinako niya kami rito sa hindi magandang kaparaanan. Pero doon pala siya gagawa ng himala. Na iyon ang nagbukas sa madilim kong isipan. So, yung kagaya nga ng naranasan ko na nasasabi ko lagi na ang kaparaanan ng tao ay hindi ka ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Taliwas sa mga inaasahan. Alo na sa akin. So, yun nga na pinahintulot niya, nangyari na nagkaroon ako ng matinding karamdaman na ratay ako ng walong buwan dahil wala kaming pera sa lugar na ito. Naghihintay na lang ako ng wakas. Pero ang Diyos hindi pumayag na hindi siya nagpakilala. Nagsugo siya ng lingkod niya upang makilala ko siya at manampalataya ako sa kanya. Yun ang nagkaroon ako ng pag-asa. So, doon nag-umpisa yung liwanag sa buhay ko. Nasabi ng Panginoon, siya ang ilaw ng sanlibutan. At naranasan ko yon, yung himala na 8 buwan. Sa loob ng 3 araw, pinagaling niya ako. Walang anumang gastos o gamot. Wow. Yung ang hinahanap ng ating Diyos, yung maniwala ka sa Kanya kahit hindi siya nakikita. Sabi nga, manampalataya tayo sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos hindi nakikita, ngunit siya ay totoo, buhay. At iyon ang patotoo ko na dalangin ko sa mga makakakita, makakarinig at makapanood. Kung hindi nyo alam o hindi nyo pa nararanasan, subukan nyo dahil iyon ang ginawa sa akin nung ginamit niya. Sabi niya, subukan mo ang Diyos. Pwede mong subukan, huwag mo lang siyang bibiruin. So, sinubukan ko na makipag-usap sa kanya mula sa puso, taos. Nakipag-usap ako. Hiniling ko na magpakilala siya sa akin. Turuan niya ako na umibig. Turuan niya akong magpatawad at humingi ng tawad. So, sa pakikipag-usap kong yun, bagamat wala akong nakikita, naniwala ako at sinubukan ko
Sa loob ng 3 araw, pinagaling niya ako. Wow. Yung dating sinumpa ko siya, sinubukan kong lumapit sa kanya at isinuko ang sarili ko. Hindi ko nga mapigil. Dati hindi ako umiyak. Namatay ang tatay ko, namatayan ako, hindi ako umiyak. Pero hindi ko alam kung bakit sa tuwing sasamba ako, tatawag sa kanya at mananalangin, umiiyak ako. Hindi ko mapigil. Hindi ko mapigil. Kasi naranasan ko yung himala, yung kabutihan niya. Yung hindi ko man nakikita, nagtitiwala ako sa kanya. Yung salita niya, pinanghawakan ko. Eto ngayon, yung dating magulo, nakaranas ako ng kapayapaan. Kasi iyon siya. Sabi niya, sino mang sumasampal at ang hatid niya ay kapayapaan sa buhay ng taong nananampalataya sa kanya. Kaya yung sabi, ano, yung sabi ng ginamit niyang lingkod na pwede mo siyang subukan pero wag mo lang siyang bibiruin. Mm-hmm. Yung dati kong buhay na magsusugal, lasinggira, ano ba yung mahilig sa gulo? Warfare. Yung wag mo lang akong matingnan. No? So, yung piloso po, yun yun. Yun ako yung dati. Pero po rin, ang Diyos na buhay, na nagpakilala siya. Ayun. Isinuko, yung sabing, isinuko ko yung sarili ko sa kanya. Nagpakilala siya. 3 araw, pinagaling niya ako. Wala kahit anong, ano, gamot. Yeah. So, natutunan ko yung kung ano yung itinuturo ng ating Ama sa Langit. Sabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan. Pinanampalatayanan ko kahit hindi ko nakikita. At nangyayari, yung dati, yung hinahanap ko, isa lang naman ang hinahanap ko, payapa. Yes. Buhay. Tahimik, payapang buhay. Ayun. Masaya na hindi ko naranasan noon. Ilang taong kami nagsama ng aking asawa, 23 years. Wala akong matandaan na sabing magandang alaala. Ayun, that's sad. Ano po? Pero hindi pumayag ang ating Ama sa Langit, ang Diyos na buhay, na ano, hindi siya magpakilala kasi dati-rati naman tumatawag ako sa kanya. Ang tanong ko, bakit hindi niya tinutugon ang aking mga panalangin? Yeah. Isang oras ako nakaluhod. Oh. Pero may dapat palang ano, yung sabing hanapin. Ayun. Ang katotohanan. Yung katotohanan ang siya magpapalaya. So, akala ko ako naghahanap. Hindi pala. Ako ang hinahanap ng ating Diyos. Natumpungan niya ako at naniwala naman ako. Dati sinumpa ko siya. Sinumpa ko ang Diyos, hindi totoo ang Diyos. Dahil kung totoo ang Diyos, di naman ako naghahanap ng malaki na kayamanan. Ang hinihiling ko yung pinihiling ko lang, payapang buhay. Hindi ko masumpungan. Sabi ko, hindi totoo ang Diyos na yan. Pero hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag na hindi siya magpakilala. Ayun. Dinala niya ako rito. Inalis niya kami doon sa magulong lugar na pinanggalingan namin. Araw, gabi, almusal. Ano? Away. Sugal. Oh. Inom. Wala. Yun ang nagisnan ko. Pero hindi siya pumayag na siya ay mapahiya. Opo. Dinala. Hindi po ba lahat tayo, everyone, ang gusto natin, payapa. Ano po ang buhay kung walang kapayapaan? Ano po? So, ito po yung sinasabi ni sister. Ang hangad niya, kapayapaan. Ano? So, sis, kumusta ang puso? Sa awa at tulong ng Diyos, malusog. Ayun, malusog. Kasi, siya nga ang buhay. Nagpakilala siya. Akala ko ako naghanap. Ako pala ang hinanap niya. Aha. Mali pala yung kaisipan ko. Ayun. So, dinala niya ako dito. Dito siya nagpakilala sa akin. Ayun. Ang tunay at tag-iisang Diyos na buhay. Okay. So, everyone, sa narinig po ninyo, hoping na meron po kayong mapulot. Ano po? As I said, you have to learn a lot to golden girls.
Iba naman po kasi ang mga babaeng nagsasalita, of course, iba din yung mga lalaki. Ano po? Bilang babae, everyone out there, I know, marami po kayong matututunan. Hindi pwedeng wala po tayong dinaan ng pagsubok, meron at meron. Pero ang tanong, ano, naligtasan ba natin? Did we get through it? O tayo po ang kinuha ng problema? Ano sis, anong masasabi mo pang huling salita? Ang masasabi ko, tunay na buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Sabi nga, manampalataya tayo sa mga bagay na hindi nakikita kasi hindi siya nakikita, ngunit siya ay buhay. Totoong kumikilos sa ating buhay, sa ating puso. Ang kailangan lang, maniwala tayo, manampalataya. Manampalataya, tumawag. Sabi nga, sino mang naghahanap, makasusumpong. Hanapin natin ang katotohanan. Baka sa marami na ang tingin ay yung wala ng pag-asa, isa lang ang pag-asa, ang Diyos na buhay. Yan. Maraming Diyos. Ngunit nag-iisa ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Hindi siya nakikita, ngunit siya ay naririnig, kumikilo sa buhay. Siya ang pag-asa. Ayun. So, everyone, hoping na may natutunan kayo sa amin. Siya po ang kauna-unahan ko sigurong mailalagay sa aking Hope, Joy, and Sorrow na ano playlist. Ano po? So, ano pa ang ating masasabi? Yeah, kung ano man pong pagsubok, imposibleng hindi po natin mapagtagumpayan kung meron tayong Diyos na buhay. Ayun. Alam niyo mga kaibigan, na-discover ko ang mga Pilipino mapagtawag sa Diyos. Honestly, kunti-kunti mapagtawag sila sa Diyos. Pero ang problema minsan, ang Pilipinas nandito yung isa sa pinaka-kurakot, mga lahat na lang po ba? Aba din, ganun nga daw. Kung saan malapit ang Diyos, doon din malapit si Satanas. Ngunit sa kanyang salita ay buhay na sinabi niya, ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos. So, ano ang kailangan? Magtiwala tayo at pananampalataya. Ang sabi niya, sino man naghahanap, makasusumpong. Diba? Okay. So, ano ang hahanapin natin? Yung totoo at tunay na Diyos. Kasi maraming Diyos sa mundo. So sis, anong kasunod nito? You're happy. Mataba ang puso. Ano sa awa at tulong ng Panginoon, ito ang bunga. Yung dati ang tingin ko sa mundo, ang dilim, nagawa ko kong uminom ng lason. Ay. Kaya sabi ko, ano pang silbi ng buhay ang aking mga anak? Lasinggiro ang ama, walang kinabukasan. Ayoko matulad sa akin ang aking mga anak, kaya naisipan ko uminom ng lason. Ayun. Pero hindi pumayag ang Diyos. Ito. Kaya yung dating madilim, ngayon, naranasan ko yung galak. Na dati, walang, ano, dahil sa walang Diyos, bukang bibig lang ang Diyos, pero inakay niya ako. Sa lugar na ito, nagpakilala siya. Pinaranas niya sa akin yung buhay na payapa at masagana. Ayun. Ano pa pong hahanapin natin kung meron tayong kapayapaan? Sabi, ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos. Anong kailangan? Hanapin siya. Hindi na kailangan hanapin. Tumawag ka. At ayun. Tutugunin ka. Ayun. Ayun. Sa tunay at buhay na Diyos. Hindi doon sa Diyos-Diyosan. Kasi ayun, hindi siya nalulugod doon. Aha. Marami din naman doon. Isa akong dating Katoliko. Oho. Isang buhat. Alas 6, isang oras akong nakaluhod. Ang tanong ko, bakit? Hindi naman mabigat ang aking hinahangad. Bakit? Kabaliktaran. So, yun pala yung kasagutan. Take it from her. Ano po? May tunay at buhay na Diyos. Ayun ha. 10 utos yan. Oh. Sinabi niya, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Iyon ang ayaw niya. Iyon pala ang susi. Iyon ang kasagutan doon sa aking katanungan nung ako ay nasa kadilipan. Bakit hindi tinutugon ng Diyos ang aking panalangin?
Isang oras akong nakaluhod, nananalangin. Kabaligtaran ang nangyayari, iyon pala yun. Kasi hindi niya, hindi kalugod-lugod sa kanya ang ginagawa ko. Meron kaming malaking, kasi ang asawa ko, manggagamot. May malaki siyang cross na ganyan. Nung ako ay talagang hindi ko na alam ang dapat gawin, uminom nga ako ng lason. So, nasuklam ako, sinumpa ako ang Diyos. Sabi ko, hindi ka totoo. Wala naman akong hinihiling na mabigat. Bakit hindi mo kayang, hindi nangyayari? So, binato ko yung malaking cross na pinagluluhodan ko. Ayun. Lumipas ang araw, magulo pa rin ang buhay, di na ako niya orito. Yung pala, may purpose siya. Dito niya ako palalayain sa maling pananang pagkakilala sa kanya. Ayun. Dito siya gagawa ng himala sa buhay ko. So, kaya sa mga sa pinagdaanan ko, grabe. Masasabi ko, grabe talaga ang Diyos. Sabi nga, yung salita niya na ang sino mang lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Ang sino mang naghahanap ay makasusumpong. Sabi niya, tumawag ka at tutugunin ka. So, nangyari yun sa akin. Kaya, ngayon yung dating magulo, pagamat hindi naman nawawala ng problema hanggat buhay tayo. Pero, ang kakaiba, may Diyos na buhay na nag-aayos ng lahat. May salita ng Diyos na pag sinunod mo at pinanghawakan mo at sinunod mo, hindi pwedeng hindi gagawa ang Diyos kasi buhay siya. Hindi siya sinungaling. Kung mayroong hindi kayang gawin ang Diyos na nagpakilala sa akin, ay ang magsinungaling. Ayun. So, isa po sa 10 utos yan. Hindi niya kayang biguin ang kanyang mga anak. Ibinigay niya nga yung buhay niya. Gaano pa kaya yung buhay na mapayapa sa buhay? Iyon ang pangako niya, di ba? Kaya buhat ng isuko ko ang buhay ko sa kanya. Inayos niya yung mga anak ko na dating galit sa akin. Inayos lahat. Sa awa at tulong ng Panginoon, pagkilos niya, ayun. Yung anak kong panganay, dati-dati, pag ako bumabagkit ng Diyos, si mama, yan naman. Pero laki yun sa badre, ha? Pero ang Diyos, pinagpaubaya ko. Yung salita niya na, ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos. Pinangawakan ko yun. Kasabay ng paggawa, na makita sa buhay, yung mabuti na mula sa Diyos, yun. Ngayon, ito siya. Nandun siya sa Taiwan at nangangaral. Ilan na rin. Ako natutuwa. Kasi kahit siya nandoon, mayroon siyang yung naaakay na mga yung kakilala niya. Kaya natutuwa ako. Sabi ko, anak, hindi lang trabaho ang purpose ng Diyos. Bakit ka dyan dinala? So, ako natutuwa sa Panginoon. Ngayon. Happy po natutuwa ako, nagagalak ako na kahit paano, nagagamit yung buhay namin. Yung buhay na patotoo, sa mga makakapanood, makakapakinig, pag dumaranas tayo ng unos, dapat gawin magpuri at magpasalamat sa Diyos, magtiwala, tumawag sa Kanya, hindi yung lumuhod. Sa kinasusuklaman niya yung sumamba sa Diyos ang 10 utos yan. Po buhay na Diyos. Na dati sumasama ako sa kasi yun ang nagisnan ko. Nakagisnan niya. Pero mali pala. Maling-mali. Kinasusuklaman ng Diyos ang sumamba sa mga Diyos. So yun po ang lesson natin. Ano po? So everyone, dito po tayo nagtatapos. Keep watching. Sis, may shout out ka ba? Si shout out mo ba yung anak mo sa Taiwan o hindi na? Kinukuha ko ang aking anak na patuloy at patuloy na
magamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Ayaw niya eh. Ayaw. Sabi ko, marami sa kanya nagkukuha na, maging pasura. Ayaw niya. Ah. Ayaw niya. Ah. Natutuwa na lang siya na siya ay makaakay na, ah, na ganun. Sabi ko, parehas tayo. Pero hindi natin alam ang purpose ng Diyos. Basta yeah, sige lang. Mamuhay na yung may galak, na pag may nangangailangan tulong, tulungan. Kasi iyon naman ang purpose ng Diyos. Ayun. Okay. Iyon ang susi. Ang susi sa masagana, sa payapa at masaganang buhay. Ang ating Ama sa langit. Nag-iisa. Ayun. Okay. Thank you so much, everyone. I hope you'll enjoy watching. And as much as possible, meron po kayong natutunan. Maraming salamat po sa panonood. May isa lang akong pahabol na dalangin ko at loobin ng Diyos na pulutan ng makakapakinig at makakapanood. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kaya ng Diyos. Ayun. Ayun po. Ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Ayun po. Magtiwala ka lang, sabi po ni sister. Totoo po yan. Ano po? So, once again, thank you very much for watching. And of course, as I always ask you, to subscribe. Magandang araw po sa ating lahat. And enjoy your day. Habang may buhay, may pag-asa. Ayun.